Yes, Lord, you are great, and you are worthy to be praised. Isang magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa bawat isa. Anumang parte ng mundo kayo naroon, isa lamang po ang sigurado. Ang Panginoon po ay laging nakatunghay sa inyo. Siya po ang Diyos na tapat, Diyos na dakila. Kaya malapat dapat lang po natin siyang sambahin at purihin at pasalamatan sa oras na ito. Handa na po ba kayo? Amen! Amen! Hallelujah! Come on! Love your hands to God! Oh, 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 oh. Awitan ka! Awitan ka pa sa salamatan. Sa buhay ko'y tanging ikaw na na nagbigay ng kulay. Alam ko Jesus, ito lamang. Aawitan! Aawitan ka pa sa salamatan. Pagsamba ko ay aking iaalay. Sa iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko Jesus, ito lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Oh,
kailanman. Yes! Hindi kami mapipigilan ng Diyos. Ano man ang nangyayari sa aming kapaligiran, mananatili kang Diyos. Diyos na karapat-dapat purihin at sambahin. Hallelujah. Psalms 34 says, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me. He delivered me from all of my fears. Oh, we thank you, Lord. There's so many things that we should be thankful for because of you. Receive our praise. Sa pagmukhang liwayway, ako'y aawit ng walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Sa pamukhang liwayway, ako'y aawi ng walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Walang hanggan, walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan kita sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay. Nasasambahin, pupurihin, luluwalhatiin. Walang hanggan kita mamahalin. Minsan pa, hallelujah, sa pagbukang liwayway, sa pagbukang liwayway, ako'y aawit ng walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Hallelujah! Ako'y aawit, ako'y aawit, yes, ng walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Walang hanggan, walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay. Nasasambahin, pupurihin, duduwalhatiin. Walang hanggan kita mamahalin. Minsan pa, walang hanggan, walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan kita sasambahin. Parang alon sa dagat, pupurihin, luluwalhatiin.
walang hanggan kita. Mamahalin. Pagkat ang puso namin hindi mapapagod, hindi mapapagod. Hindi magsasawa, yes, oh God. Bawat sandali, papuri ko. Come on, let's raise up our voices. Hindi mapapagod, hindi mapapagod ang puso ko. Nawitan ka. Hindi magsasawa, ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko ihiligin. Di akalin at iyong dalhin hanggang marating. Sasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinding. Ako ay mahalin at laging sundin at sasambahin. Ika'y manatili sa aking piling at iyong binding. Ako'y mahalin at laging sundin at sasamahin. Ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Tanging ka, praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon na binibigyan niya tayo ng oportunidad na makasamba at magkasama dito po sa Worship Word and Wonders. At patuloy po tayo sa pagsamba ngayong gabi. Nawa ay patuloy na punuin ng Diyos ang ating puso ng awit at pagsamba. Nawa ay hindi matuyo ang daloy ng pagsamba sa ating mga puso. Gaya ng mga ibon na laging umaawit sa'yo, gaya ng mga alon, walang may ang awit ko. Gaya ng mga dagat na di matutuyo't magmawakas, ang alay kong pagsamba sa'yo ay di rin magmawakas. Pakisamahan niyo po ako ngayong gabi. Pwede niyong itaas ang inyong kamay at sabihin, aking nababatid na napakabuti mo sa akin. At aking namamasid ang katapatan mo'y hindi mapalit-patid. Sa lahat ng ito, ang tanging
laging sambahin. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa lahat ng ito, ang tanging patungkol ay awitan ka at mahalin. At laging sambahin, pakisamahan po ako gaya ng mga ibon na laging umaawit sa'yo, gaya ng mga alon, walang umpay ang awit ko, gaya ng mga daga na di matutuyo't magwawakas, ang alay kong pagsamba sa'yo ay di rin magwawakas. Dakilang Diyos ng kalangitan, tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Tanggapin niyo po ang aming pagsamo ngayong gabi. Sa aming pagdulog po sa inyo ay nawa ay malugod po kayo. Kayo po'y nag-anyaya sa amin. Sabi po ninyo, lumapit kami na napapagal at nabibigat ang lubha sa aming pasanin. Nagbibigyan niyo kami ng kapahingahan. Kayo po'y nag-anyaya. Sabi niyo, call unto me and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things na hindi po namin kaya nawain. Kayo rin po ang nagsabi. Sabi po ninyo, lumapit kami boldly into your throne. Lumalapit po kami sa inyong trono, dalangin namin ang inyong pagsama, dalangin namin ang anointing ng Holy Spirit ay maranasan at maramdaman ng bawat isa sa amin. Dalangin ko po na ang pagpapahayag ng iyong salita ay lalangisan niyo po ang aking mga labi at pagpapalain mo ang mga tao na susubaybay at sumusubaybay, at ikaw rin po among Diyos ang kakatagpo sa lahat ng kanilang mga kailangan. God the Holy Spirit be the real programmer of this program. Touch, minister, and bless lahat po ng tao sumusubaybay nasaan man sila. We promise to honor your Father in Jesus' name, and everyone will say that we amen and amen and amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Ang akin pong maiksing mensahe po sa gabing ito ay pinamagatang kong how to remain strong in the midst of crisis. Paano nga ba tayo mananatiling strong in the midst of crisis? Hindi po natin maitatanggi na ilang buwan na ho nasa gitna tayo ng pandemic, ang ating faith, ang ating patience ay tested, natetest, nahahamon. At aminin po natin at hindi, sabi nga ng Joshua 3 verse 4, you have never been in this way before. 37 years na po akong pastor and hindi ko pa po dinaanan itong ganitong panahon ng pagpapastor. Ito po ay bagong teritoryo na naniniwala po ako na kung di tayo sasamahan ng Panginoon, eh baka hindi po natin ito malampasan. Hindi rin natin ma-i-deny ang katotohanan na hindi naman tayo exempted. Hindi natin ma-i-deny ang realidad na walang divine immunity. Yes, divine protection, meron po, kaya tayong ingatan. Pero yung immunity at saka po yung exemption ay hindi po tayo exempted. Na naaapektuhan po tayo ng pandemic na ito, ng crisis na ito. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon dahil sinabi ng Lord sa John 16:33, isang paalala, isang warning at saka isang encouragement, sabi ng Lord, in this world you will have trouble. In this world, sa ibang salin, you will have tribulation. Pero ang kanyang encouragement, sabi ng Lord, but take heart, I have overcome the world. So, habang inaharap po natin itong pandemic na ito, itong crisis na ito, ang talagang challenge po sa atin ay how to remain strong, how to remain passionate, how to remain spiritually healthy, mentally, spiritually, physically po. Ay, ito po isang challenge sa atin. So, yan po ang mensaheng nais kong ma-share sa pagkakataon po ito. Babasahin ko lang po ang mga piling talata na inilagay ng Holy Spirit sa aking puso na nabasahin sa pagkakataong ito. And una po yung Psalms 31:24. Ang sabi po ng salita ng Diyos, be strong and let your heart take courage. Ang sabi po ng salmista, be strong and let your heart take courage, all you who hope in the Lord. What a powerful encouragement. Sa bagong tipan, Ephesians 6:10, ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Be strong in the Lord. Again, yun po yung panawagan. Sa 2 Timothy 2 verse 1, isang personal letter ni Pablo sa kanyang
disciple na si Timothy, sabi niya, "You dare for my son." Napakalapit ni Timothy kay Apostol Pablo, "My son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Ito po mga verses na binasa ko ay hindi natin maitatanggi. Mga verses that nag-ina-urge tayo, ina-admonish tayo to be strong. And naniniwala po ako kung sinasabi ng salita ng Diyos, be strong, ibig sabihin po ay posible na maging strong kahit sa gitna ng bagyo, sa gitna ng crisis na ito. It is possible. Why? Because I believe po na hindi po tayo uudyoka ng Holy Spirit, hindi tayo i-encourage ng Panginoon, ng salita ng Diyos na maging strong in the midst of crisis, nang hindi po ito posible. I believe, pag sinabing be strong, it means that we can do it, of course, by the grace of God. Yun po yung ating topic ngayong araw na to. At ang tanong ay, how can we remain strong? Naniniwala po ako na hindi automatic na magiging strong tayo. Intentional na may mga bagay na dapat po tayong gawin sa gitna po ng pandemic na ito. Bigay po lang po ako ng limang nilagay ng Holy Spirit sa puso ko. Number one, to remain strong in this crisis, we need to spend quality time in His presence. Ulitin ko po. Naniniwala po ako, to remain strong in the midst of this crisis, we need to spend quality time in His presence. Naniniwala po ako, para tayo maging strong sa gitna po ng pandemic na ito, ay isik po natin yung presence ng Diyos. Intentionally, naalala ko po yung sabi ng 1 Chronicles 16:11. Alam niyo po, ang presence po ng Diyos, maraming blessings eh. Sa presence ng Diyos, there is joy, there is rest. Sa presence din po ng Lord, there is strength. Sabi ng 1 Chronicles 16:11, "Seek the Lord and His strength." Tingnan niyo po, "Seek the Lord and His strength." Nasaan yung strength ng Diyos? Seek the Lord and His strength, seek His presence continually. So, I believe, kung gusto nating manatiling strong in the midst of crisis, ang lugar na pupuntahan natin ay ang presensya ng Diyos. Another verse na na-touch po yung heart ko habang binubulay ko po itong katuruan, Psalms 138 verse 3, awit, 138, talatang 3, sabi po, "As soon as I pray, you answer me. You encourage me by giving me strength." Wow. Sabi po ng salmista, "As soon as I pray, you answer me, you encourage me by giving me strength." Ang isang paraan po ng Diyos para i-encourage tayo ay pinalalakas niya po tayo. Maraming beses, alam ko pong nakakadama na tayo ng panghihina at nalulugami, pero maraming panahon po ng buhay ko bilang papapastor, tinangka kong mag-resign, ako'y napapagod, nahihirapan. At pag hinulaan niyo ko anong araw, Lunes, sa panahong pagod na pagod ka, and whether you like it or not, ang Diyos lang ang kalakasan at ang lugar kung saan tayo magiging malakas ay pupunta tayo sa presensya ng Diyos sa pagsamba at sa pananalangin. Si David po, naalala ko yung kanyang karanasan, isang magandang example lang sa aklat ng 1 Samuel chapter 30 ay alam po natin na nasa matinding battle po si David, and then habang umalis po siya sa kampo, dumating po ang mga Amalekites at ni-raid po yung buong kampo at sinunog, winasak at tinangay po yung mga tao. Ang sabi po ng banal na kasulatan, had taken captive women, a woman, and all who were in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. At nung dumating po sila David, ay nalungkot po sila David kasi nalaman nila yung nangyari. Nakita nilang na-destroy yung kanilang farm sa Siklag. At sabi po ng verse 4, si David po, "So David and his men wept aloud until they had no strength left to wept." Isang panahon ng krisis sa buhay ni David. And all they can do is cry. Lahat po sila umiyak. Si David, hindi po nila alam ang gagawin nila. Paano pa nila mababawi yung mga taong yun. But sabi po number 6, David was greatly distressed. Greatly distressed. Because the men were talking of stoning him. Siyempre, galit po yung mga pamilya kay David. Siya po ang leader eh. And each one was bitter in spirit because his sons and daughter. Pero sabi po nung letter C, tingnan niyo po, "But David found strength in the Lord his God." Wow, powerful po yun.
saan po nakasumpong si David ng strength? Sa ibang salin po, but David ay strengthen himself in the Lord. Sa ibang salin po, no? So, makikita po natin sa gitna ng pandemic na ito, Pastor Joey, how to remain strong today. I believe to remain strong today ay dapat po ay pumupunta tayo sa presensya ng Diyos. Nag-spend tayo ng quality time sa prayer, sa pagsamba, para manatili po tayong malakas. Whether you like it or not, itong kwentong ito, makikita natin yung strength ni David ay hindi nang galing sa sarili niyang determinasyon o lakas. Ang sabi ng Bible ay David found strength in the Lord. I pray po today, kayo na nasa gitna ng pandemic, kayo po ay nangihina na siguro yung iba, nalulugami. I pray na makasumpong po kayo ng kalakasan. Pahintulutan niyo po mag-pray si Pastor Joey sa inyo ngayon. I pray, Father, ikaw pong nakakaalam ng kondisyon ng mga tao na sumusubaybay, nasa hospitals, nasa gitna ng quarantine, nalulungkot, napapagod. Hindi pa po namin dinaanan ito. Pero, Father God, I pray for your strength. I pray for your presence na magiging kalakasan nila. Father God, I pray na kapag sinik nila ang iyong mukha, kapag hinanap ka nila, ay masusumpungan ka nila at bibigyan mo sila ng bagong kalakasan na ikaw lamang ang pinagagalingan. Wow! I sense the presence of the Lord. I pray na i-strengthen ulit kayo ng Lord to pray, to read the Bible, to seek His face, because God is the strength of my heart. Gustong-gusto ko po yun pag kinakanta natin sa church, di po ba? God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. I pray na maalala nyo ng kalakasan natin na hindi nanggagaling sa atin. God is my strength. God is the strength of my heart. Ang Diyos po ang magpapalakas sa atin. Siya po ang ating kalakasan. How to remain strong in the midst of crisis? We need to spend quality time in His presence, seek His face, worship the Lord, and naniniwala ako na bibigyan kayo ng strength. Biglang ini-impress ng Lord yung isang promise niya sa Psalms, Isaiah 41:10. Sabi ng Panginoon doon, gusto ko pong maging eksakto yung pagpo-quote ko ngayong oras na ito. I need to read this because para tayo po'y makalampas sa pandemic na ito ay we need His strength. Sabi po ng Panginoon, do not fear, for I am with you. Wow. Sabi ng Lord, huwag kang matakot. I am with you. Do not be dismayed, dismayado na ba kayo? Sabi ng Lord, for I am your God. Siya yung Diyos. At ang pangako niya, I will strengthen you. Wow. Isang pangako, napaka-powerful. And help you. And uphold you with my righteous right hand. Pangalawa po na masasabi kong how to remain strong in the midst of crisis. To remain strong in the midst of crisis, importante po na bubulayin natin ang salita ng Diyos. To remain strong, we need to feed our faith with the pure, inspired Word of God. Kailangan po natin yung sinasabi ng Lord sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi po tayo nanatiling strong sa gitna ng krisis kung hahayaan natin ang ating spirito po ay hindi napid ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Kumakain po tayo, pinipid natin ang ating sarili, physically. Pero to remain spiritually strong in this crisis, we need the Word of God. We need the promises of God. Naalala ko po yung madalas kong karanasan dyan sa NREX, pag ako po ay nagdadrive papunta ng Metro Manila. Madalas po, alam natin, automatic bumubukas po doon sa mga may RFID, doon sa mga... Pero pagka minsan makita mo, ang tagal, hindi bumubukas, ang lilitaw lang nakalagay ay insufficient. Insufficient yung pan na nanduro, ano? Yung insufficient yung amount. Hindi po makapag-operate eh. Insufficient, ganun din po yung ating faith. Hindi tayo mananatiling malakas at makapag-ooperate in faith and strong kung insufficient po yung pinid natin sa ating spirito ng mga salita ng Diyos. Whether you like it or not, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Siguro, 1,000 beses nyo nang narinig kay Bishop Brother Eddie, walang kamatayan yun. Faith
cometh by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17. Siya po talaga yung producer ng faith. Hindi ka pwedeng maging strong kung wala ang word of God. Hindi ka pwedeng magkaroon ng strong faith kung wala ang word of God. Kaya nga po tayo, nagsasama-sama tayo paglinggo, may preaching ng word of God. Doon tayo kumukuha ng pag-asa. Narinig natin yung mga pangako ng Diyos. I believe to remain strong in this crisis ay yung pong constant intake ng inspired, pure word of God dapat po maging habit natin. At tayo naman po ay mahabang oras siguro dahil nasa gitna tayo ng quarantine pa rin. Sabi po ng 1 John 2:14, gustong-gusto ko po yun, ang sabi po ng talatang yun, Book of 1 John chapter 2:14, sumulat po si John, sinulataon niya po yung mga tinawag ng dear children sa verse 12, tapos doon sa verse 13, fathers, tapos at dito po, sumunod tinawag niya yung young men. Sabi niya sa 14, I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. Tapos sabi niya, verse 14, letter C, I write to you young men because you are strong. Wow! You are strong! Bakit? May sagot po. And the word of God lives in you. How to remain strong in this crisis? Kinakailangan ng word of God ay nasa ating puso. Nasa ating. Sabi ni David, Psalms 119:11, Thy word I will hid in my heart that I may not sin against thee. Nagiging malakas kang resist ang kasalanan ng temptation. Bakit? Kasi nasa puso mo ang salita ng Diyos. So, how to remain strong in this crisis? I believe we need yung ipid natin constant yung ating spirito ng pure and inspired word of God. Another verse po, biglang in-impress lang just yung Acts 20:32. Sumulat po si Pablo. Nagpapaalam po si Pablo sa mga Kristiyano. Nasabi ni Pablo sa mga taong tinuruan niya nung matagal, sabi niya, Now I commit you to God and to the word of grace. Tapos sabi niya, which can build you up. Wow, that's powerful. Which can build you up and give you inheritance among all those who are sanctified. Ang panalangin ko po ay mag-build ang inyong faith pa rin by listening to the word of God. Ang mag-build lang po sa ating faith sa panahon ng krisis at problema ay ang kanyang mga promises, ang kanyang mga pangako. Kinakanta nga natin yung awit na yun. Diba sabi natin, Ikaw ay Diyos na sumasagot, tumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat hikbi ay iyong nababatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaing. Dinggin itong paglapit, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Sabi natin, ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. Alam ko pong ang mga pangako ng Diyos ay sapat. Magiging kalakasan. Nawa po ay ang Holy Spirit i-remind niya kayo ng mga pangako. Magpapalakas po sa inyo. Magpipray po ako. Father God, I pray that today make thy word alive again. Wala pong makapagbibigay lakas sa amin higit sa inyong salita. Bigyan niyo po kami ng bagong kauhawan sa inyong salita. We pray that tonight, even tonight, make thy word alive and powerful. As we listen to thy word tonight, make us stronger, stronger, para harapin po itong krisis na ito. Salamat po ama sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pangatlo, how to remain strong in the midst of crisis. Para po tayo manatiling strong, ang isang kalaban po natin ay yung mga naririnig natin, yung mga tinipid na mga tao sa atin. Whether you like it or not, yung naririnig natin na sinasabi ng mga tao sa paligid natin, nakaka-apekto po yun. Kaya po, to remain strong, mananatili tayong strong by refusing to listen to the doubts of others. Naniniwala po ako para manatili tayong strong ay kailangang matutuhan nating i-refuse yung mga naririnig nating mga negatibo sa paligid po natin. Sa madaling salita, kailangan nating bantayan ang ating isip
sa mga narinig po natin na sinasabi po ng mga tao. One time, ako po yung may karanasan, meron po nagpa-pray at dinalaw ko sa hospital. Sinyer ko po yung salita ng Diyos. And then nag-pray po ako, kasama ang pamilya. Yung po may sakit, nagsimulang maglakad, malakas, at naramdaman niya yung lakas. But after a week, tumawag po yung pamilya at ako po yung pinababalik. At nanghina raw yung pinag-pray ko. At pagdating ko po, nakita ko, mahinang-mahina nga siya. Sabi ko, ano po nangyari? Sabi nung isa. Eh kasi dumalaw yung mga kamag-anak. Kung ano-ano mga sinabi. Sinabi, mahina ka na. Ganito ka, bakit ganyan ka? Eh alam niyo po yung mga narinig natin. Nakakahina po ng faith yan eh. Kaya kinakailangan tayo po ay piliin natin yung papasok sa isip at puso natin sa panahon ng krisis eh. Kaya the best pa rin pong marinig natin yung mga promises ng Diyos, yung po yung magiging kalakasan natin. Naalala ko po sa gitna ng krisis ay pinasok po ng bitterness yung asawa ni Mrs. Job. At ang sinasabi niya sa asawa niya, alam naman natin, napaka-powerful yung sinasabi ng mga asawa. Sa gitna ng krisis, ang sabi ni Mrs. Job ay, "You curse God and die." Naku, napaka-kuwampunod. Napaka-pangit na salita na sasabihin mo sa asawa mong nasasaktan at nahihirapan. Ikaw pa naman dapat ang maka-encourage. Pero sabi niya sa asawa niya, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." Wow. Buti na lang, itong si Job po ay he refused to listen sa kanyang asawa. Matatag po yung faith niya sa Lord eh. Sana ganun din po tayo ngayon kung ano-ano po narinig natin mga balita at sinasabi ng mga tao. Sabi po ni Job, "You are talking like a foolish woman." Napaka-grabe po ng theology ni Job, mga kapatid. Sabi niya, shall we accept good from God and not trouble? Grabe po. Sabi niya, bakit? Ang tatanggapin mo lang ba sa Diyos ay pagpapala? Pagkapagsumok na ba? Kapigatian, hindi mo natatanggapin? Grabe po. I believe it all of my heart na sa posisyon po tayo na bantayan yung ating isip at puso. Asa atin po yun. Kapag nireceive po natin yung mga negatibong sinasabi ng mga tao, eh baka po maapektuhan kayo. Bantayan natin ang ating isip at puso. Kung gusto niyong manatiling strong in the midst of crisis, guard your mind and heart in Christ Jesus. Ang number one problema po ng tao ngayon, hindi lang spiritual eh, mental health. Sabi ko nga, hindi pa natin dinaanan to. Ang torture, ang depression, ang kalungkutan ay mga atake ng kaaway. Paano natin pagtatagumpayan? By resisting yung mga negative thoughts na inilalagay ng kaaway, mahintulutan niyo po ako manalangin. Father God, sino man ang sakbibi ng tao, depression, dumadaan sa discouragement, nalulungkot ngayon, Father God, I pray that your comfort will be upon them. I rebuke in their hearts and their minds anumang mga negative thoughts na naitanim ng kaaway. Ina-upload ko po ito in Jesus' name and I pray today na makalaya ang kanilang kaisipan. Hayaan niyo po ang kanilang kaisipan ay mapuno lamang na mabuting mga bagay at sila po ay magkaroon ng panibagong kalakasan. Maraming pong salamat. I pray that today ang inyong kaisipan ay nakalalaya sa anumang takot at negative na ilagay ng kaaway. Pang-apat at pang-lima, and I close po in 5 minutes, and I pray. Pang-apat po ay rely on God and avail His sustaining grace. Si Apostol Pablo po ay isang lalaking dumaan ng maraming krisis. Dumating po sa panahon ng kanyang buhay na talagang ang tingin ni Pablo, hindi na po siya mabubuhay. Kinuwento niya po yung kanyang karanasan doon sa 2 Corinthians. Babasahin ko po yung 8 and 9. Sabi po ni Apostol Pablo, "We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia." Hindi po naging madali ang paglilingkod para kay Pablo. Sabi niya, "We were under great pressure." Tapos sabi niya, "Far beyond our ability to endure." Hindi lang po great pressure, sabi niya Pablo, "Far beyond our ability to endure. So, we despaired even of life." Dumating po yung panahon, ang feeling ni Pablo, sabi niya, "In our hearts, we felt the sentence of death." Pero sabi ni Pablo, iba po yung pagtanaw niya eh. Bakit? "But this happened that we might not rely on ourselves, but on God." Sa krisis na ito, para po tayo mag-survive dito, dapat makita natin, hindi natin ito kaya
sa sarili natin na mag-survive. We need His strength. We need to rely. May tinatawag po na saving grace, naligtas tayo nun. Sanctifying grace, kung paanong yung grace niya ang tumutulong, mabuhay tayo ng maayos sa harap ng Diyos. Meron pong sustaining grace na tinatawag. Susustain kayo ng Diyos. Naalala ko po si Paul, meron po siyang binanggit, nabibigatan siya, nagpipray siya, hindi siya sinasagot ng Panginoon. Pero sabi ng verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Hindi ko po alam kung gaano kayo labis na nahihirapan at nabibigatan. Ang alam ko lang po ay ang biyaya ng Diyos ay sapat. I pray that the sustaining grace of God will be upon you, kapatid, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Lalampasan niyo po ito. Matatamid po natin itong landas na ito. And by the grace of God, yung kanyang biyaya, we need to avail. I-avail po natin. Through prayer, ma-avail po natin yun. By asking God, Lord, give us the grace, Lord, malapasan namin ito. Ako po'y naniniwala na only by the grace of God, malalampasan po natin ito. I pray po that the sustaining grace of God will be upon you today. Pakitaas po ang kamay. Lord, yung mga nanghinang kamay, napahagod na pananampalataya, I pray for your sustaining grace for today. Sustain mo po siya ng iyong biyay. Matatapos po ang crisis na ito na kami nakatayo pa rin because of your grace. Sa pagtatapos po, panlima, gusto ko pong magtapos by ending na sasabihin ko, we remain strong in this crisis. Mananatili po tayo by recalling the past victories and blessing God has given us in the past. To remain strong po sa crisis na ito, mahalagang alalahanin po natin yung mga nakaraang kabutihan po ng Diyos sa atin. Minsan, ang problema po natin ay madali nating makalimutan yung mga pagpapala at kabutihan ng Diyos sa atin. But tonight, I believe yung pong paggunita natin ng mga nakaraang kabutihan ng Diyos. Naalala ko po yung Isaiah 46 verse 9. Sabi po doon, God says, "Remember the things I have done in the past." Ako po'y 37 years nang nagpastor, naglingkod sa Panginoon. Sinasabi ko nga eh, kung sa 37 years, nagsupply ang Diyos at nagprovide at iningatan, bakit hindi niyo kami iingatan ngayon? Binabalikan ko po yung mga panahon na binless kami ng Lord, sabi ng Panginoon, "For I am God, and there is none like me." Naalala ko po si David, nung siya po ay haharap kay Goliath, may sinabi po siya sa 1 Samuel 17:36, ang sabi niya po doon, "The Lord who saved me from the foot of the lion and from the foot of the bear will save me from the hand of this Philistine." Grabe po. Haharapin niya po si Goliath, ang nasa puso't isip niya. Sabi niya, yung Diyos na nagligtas sa akin sa mga leon at sa mga oso, ang Diyos na magliligtas din sa akin sa harap ng Goliath na ito. Nawa po ay maalala niyo ang mga kabutihan ng Diyos sa inyo. Sabi ni David, "Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. He forgiveth our iniquities, and healeth thy diseases." Kaya pagkakinakanta po yung, "All I have needed I have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me." Wow. Inaalala ko yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa nakaraan, ako po'y nagkakaroon ng kalakasan. By remembering, recalling the past victories of God, sa gitna ng crisis, kayo po'y magkakaroon ng kalakasan. Tayo po ay nanalangin. Ikaw ay Diyos na sumasagot, tumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat hikbing, ay iyong nababatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaling. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Sabay-sabay niya po tayo. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat, ang
mga pangako mo, Diyos, sa akin ay saka. Kung kami ay naninimnim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Diyos ay buhay noon, ngayon, kailan pa man. Laging nagmamahal at laging naririyan. Diyos ay buhay noon, ngayon, kailan pa man. Laging nagmamahal at laging naririyan. Ikaw ay Diyos. Kung mananalangin, dakilang Diyos, aming amang sumasalangit, aking panalangin na patuloy ang kalakasan at mayamang habag ay ibibigay mo sa inyong mana. Makitaas po ang mga kamay. Father God, tonight, ang mga nanlulumo, bigyan mo ng bagong lakas. Ang mga nalilito at napapagan, bigyan mo ng bagong kaunawaan sa inyong layunin. Ang mga may sakit at karamdaman, patong po ang kamay. Sa bahag may sakit, iunat mo po ang inyong healing virtue and let your healing presence be released even right now. Father God, patuloy mong ibukas ang kalangitan, pag-arian mo kanilang kaisipan at puso ng inyong kapayapaan. Sa pagkakataong ito, yung mga nanghihinang spiritual at physical, I pray, Father, that the healing virtue and the healing anointing ay i-release niyo po sa kanila. Dalangin ko po ang patuloy niyong protection sa pagdaan ng crisis nito. I claim your protection. I claim, Lord God, that the power of the Holy Spirit will sustain them. I pray, Lord God, hindi lamang ang inyong kapayapaan, ang inyong protection, even the very favor of God in the midst of crisis na ibibigay mo sa kanila. Allow me to bless the people, Lord God, na sumubaybay na iyong gabi. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everyone will simply say, Amen. Marami pong salamat and God bless you all exceedingly. I love you. I love you all. God bless. Lord, you are our refuge, our strength, our very present help in time of need. Hallelujah! Di mangangamba, hindi matatakot, panatag ang aking kalooban. Sabihin po natin sa Panginoon, may katiyakan sa aking puso na kailanman ay di mo iiwan. Sa gitna man ng bagyo ay
pagkat kublihan ko'y ikaw.